namin eh. Kinatawag na sila eh. Marami na rin nag-i-interview ngayon, sineset. That's good. Back to normal. Okay, it's 8:22. Let's pray. Pastor Tin, ko na magsimula ng panalangin. Okay. Let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa gabi po, Lord God, na you've gathered us once again to praise your name, to glorify you, and to learn more about you, God, and the faith that we have in this church, Lord God. Maraming salamat po because you are the author and the finisher of our faith, God. And we pray for wisdom and understanding. And Lord, kayo po ang manguna sa pag-aaral namin na to, Lord God. Maraming salamat po kay Pastor Jeff. Maraming salamat po sa wisdom na ibigay niyo po sa kanya, Lord God, at siya po ang ginagamit niyo para sa amin, Lord God. And we thank you for each and every one of us who are here, Lord God. We pray that you bless this night and may we glorify your name. As we pray in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so we're talking about the Church of the Nazarene Articles of Faith. Why are we talking about this? Because this basic, no? Every member, lalo na pagka-workers and leaders, should know the Articles of Faith. Not necessarily kabisado, but by heart, in a sense, no? Once we were asked, at least we can somehow explain ano kung ano nandito. Usually, ito ay tinatanong din sa ano sa interview ng sa license interview. So tatanungin ka ano yung articles of faith, ano yung pagkakaintindi mo, ganun. Ay kaya mo yan. Anyway, ang maganda nga pinag-uusapan natin, kumbaga hindi lang pangpastor yung nakakaalam, dapat eh, lahat ng miyembro ng simbahan, no? Kahit yung mga attendees, dapat malaman nila to. So we started with the first Friday with the Triune God, no? Yung we focus on the creator of heaven and earth, the Heavenly Father. The last Friday, we talked about Jesus, no? The God-man, no? Parehas, no? Parehas na Diyos, parehas na tao, no? Madami tayong napagkwentuhan doon, everything. So chill lang tayo, parang nagkukwentuhan lang. Kung tama o mali yung mga sagot natin, it doesn't matter in a sense na, well, it matters, no? Pero what I mean, it doesn't matter kasi na we have to express yung nasa loobin natin para itama tayo ng Biblia, no? Ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin ko na mali ka or sabihin mo mali ako, whatever. Ang pwede magsabi sa atin ng mali ay yung Bible kasi siya yung absolute truth eh. Okay, so let's start. Basahin natin. Ayan. Basahin natin kay Sister Minnie. Pakibasa yung Articles of Faith number 3, the Holy Spirit. We believe in the Holy Spirit, the third person of the Triune Godhead. That he is ever present and efficiently active in and within the Church of Christ, convincing the world of sin, generating those who repent and believe, sanctifying believers, and guiding into all truth as it is in Jesus. So this is a declaration of belief, no? Sa Holy Spirit. Ang tanong, bago lahat, commercial muna. Patay na pala si ano, no? Si Brother Eric. You know? Brother Eli Sarian. Yung dating sa dating daan. Dating doon. Dating what? Daan. Sa dating doon, si Brad Pitt yun eh. So, yung ba yung kinidap na abo sa iyo, Pastor? Iba yan. Si Almeda yung kinidap na abo sa iyo. Oh. Iba rin si Kiboloy. Si Kiboloy, yung kaaway ni Vice Ganda. Iba yan. Oh. Nag-aaway sila eh. Sabi kasi ni Vice Ganda, hindi daw niya mapahinto yung lindol. Pero hindi po ba siya yung pastor na ano na nagmumura? Oo, yes, siya yun. Siya yung ano, parang laging galit. Oo, yeah. Okay. Pero ano, madaming followers yan, in fairness. Tsaka ano siya, meron siya ano, TV station, yung UNTV.
Hindi naman yung mura na ano niya eh, mura na ano, ang murang ginagamit niya palagi yung mga GAGO, mga ganon. Basta ano, basta masakit siyang magsalita na parang. Anyway, pag-usapan lang natin. So this is a declaration of belief sa Holy Spirit. Ang tanong, eh ano ba? Sino ba? Ano ba ang pagkakaintindi niyo sa Holy Spirit? Ayan. Eh, meron sikat na kante, "Come Holy Spirit, we need you." Yeah. Yeah, simulan natin. Ikaw Sister Pepot. Kayo po Sister Pepot. Ano po ang sino po sa inyo ang Holy Spirit? He is the third person of the Trinity. He is the one who convicts. Hmm. He is the one ha. Pagka pastor meron tayong mga problema, hindi natin masolve. Bigla na lang magpapasok sa isip natin ang how to resolve the problem. Alam natin, Holy Spirit yun. Ako madalas ganun. Pagka minsan, meron akong, halimbawa, basta maraming incidents, Lord, na alam ko, Holy Spirit ang nag-guide sa akin. Mm, ang tawag natin doon, nung dekada 70 at dekada 80, ito ang iyong konsensya. Yun, parang tawag ng Pilipino sa Holy Spirit eh. Konsensya. Mm-hmm. No? Parang inagsasabi sa iyo ng tama, ng mali. Mm-hmm. Pagka meron kang gagawin na hindi maganda, bigla na lang may papasok sa ismo, tama ba ito o mali, mga gano'n. Pero hindi talaga siya ang ating conscience, no? Kumbaga, the Holy Spirit appeals to our conscience, mm-hmm. but not necessarily our conscience, no? Kumbaga, ang conscience is part natin. Ang Holy Spirit ay stand-alone God, na kumbaga, ito ay third person ng Trinity. So, tama si Tita Fe, ay si Sister Fe, no? Na, namimiss ko si Tita Fe, nasa ba si Tita, Sister Fe? Kumbaga, ano siya eh, parang he directs, he counsels, he comforts, no? Madaming function eh, madaming ano. No? How about you, Sister Lenlen? Ano naman sa'yo? Sino naman sa'yo ang Holy Spirit? Siya yung pag nagpa-pray ka, hindi mo malaman kung ano yung gusto mo, hindi mo malaman ma-express, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Siya yung tumutulong sa'yo. Yun, maganda yun. Maganda yun. Magandang ano yun, ha? Magandang perspective yun kasi bibihira nakakakita noon, di ba? Pero sa totoo lang, malaking bagay, malaking tulong ang binibigay ng Holy Spirit pag nagpipray ka. Kasi minsan, na-experience ba yun? Minsan parang hindi mo na alam pagpipray mo. Ako madalas ganun. Or na-experience yun ba na hindi mo naman siya naiisip and then wala ka namang plano or nagulat ka na lang, ba't pinagpipray yung mga bagay na to? Alam mo yan? Yung tipong ba, prayer meeting. Tapos bigla ka nagpipray na kung ano-ano. Nagpipray ka na ba? Bigla mo naisip si Tita Fe. Naisip mo limbawa si Brother Bong. O naisip mo limbawa si Pastor Manny. Bigla mo silang pinagpipray. Alam mo, ini-urge ka ng Holy Spirit. Para yung sinasabi ni Sister Pepot kanina na malaking tulong sa kanya. No? At sinasabi niya, alam ko eh. Alam ko galing sa Holy Spirit eh. Alam mo yan? Yung yeah. May mga instances kayong gano'n na parang alam mo, Holy Spirit nagsabi sa'yo na wag, o kaya, o sige, go. Mm-hmm. Mga instances kayong gano'n. May experience kayong gano'n. Kasi ako, limbawa, yung when I accepted yung call sa akin sa Los Angeles, particularly dyan sa 3rd and Vermont, sa LA First, it's the Holy Spirit. Alam ko eh. So, kumbaga kasi ako, kung will ko lang, eh, it's better for me to go back doon sa comfort zone ko. Or might as well, start a new church, right? Within my comfort zone, within my at least 1.5 miles radius na pwede kong ikutan. Hindi pa ako mahirapan pero iba yung leading sa inyo ng Holy Spirit na you do this and then you feel like you don't want to do it tapos then sinunod mo tapos may affirmation na sasabihin sa inyo ng Holy Spirit, kita mo, di ba, kita mo, sabi ko sa iyo eh. Di ba, na kumbaga parang lalo lumalalim yung faith mo tuloy.
Na-experience ba yun? May mga kwento ba kayong gano'n na tama talaga? Buti sinunod kayo Holy Spirit. Parang gano'n. Akin po, ano, it happened na two weeks ago. Oh, bigla na lang akong ano, yung hindi ko alam, basta balisa ako. Then I called my brother sa Pilipinas kung okay sila. Tapos yung mga kapatid ko sa iba't ibang sa Canada, sa Texas. Tapos sabi nilang ganun, "We're okay. Ano ba problema mo?" Uh-huh. Eh sabi ko, wala naman, sabi ko kasi you everybody's quiet so walang contact. So sabi ko, probably, sabi ko, just want to make sure na okay kayo. Then yes, the following day tumawag yung isa. "Oh, my Bienan is coming to our home. Dito na siya mag-stay. Meron siyang pancreatic stage 4. Wow. So, sabi ko sa kanya, then, sabi ko, "Cut, Christian ba siya?" Sabi niya, "Hindi. Catholic siya." So sabi ko, "Ipag-pray mo siya kahit Catholic siya na si Jesus ang savior niya." Mm-hmm. So ngayon, medyo nagiging sila. And then my sister sa Canada, sabi niya, "Ano bang na-vision mo na naman?" Sabi sa akin ganun. Sabi ko, "Wala." Sabi ko, "I'm just balisa." Sabi ko. And then, after 3 days, tumawag yung pamangking ko, si Tara. Sabi nga niya, may lump daw siya sa breast. Sabi niyo, "I'm not expecting that, but I'm praying for you." So ngayon, nagmamadali yung kapatid ko. Sabi niya, "Ano ba nakikita mo, kung ano-ano nakikita mo?" Sabi ko, "No, I'm not." Sabi ko, "Well, nice calling yan eh." Mm-hmm. Kaya nagpa-pray na lang, nag-start na kami mag-pray ngayon. Yeah, na-initiate yung prayer, di ba? Kasi because of the urging of the Holy Spirit. Mm-hmm. How about ikaw, love? Anong sa'yo? Ano ang Holy Spirit sa'yo? Sino ang Holy Spirit sa'yo? Sinabi ba sa'yo ng Holy Spirit na... Sinabi sa akin ng Holy Spirit, ano? Pakasalan mo ako. Yeah. Sabi ng Holy Spirit sa akin, "Tama na yung shopping, sobra na yan. Masama na yan." Mabait talaga ang Holy Spirit. Inakuloy ka na pag sobra na, hindi. Sobrang Amazon na, no? Yung tipong yung nagdi-deliver ng Amazon, kilala mo na. Ay, ang Amazon, marami kami rito ng ligaw na boxes, hindi naman hinanako. Kawawa naman. Ako siguro, ang dami, based on my experience, syempre, yung una, yung papakasal kay Pastor Jeff. Si, ano yan eh, binasted ko si Pastor eh. Tapos sabi sa akin ng Lord, bigyan ko to ng chance na. So, yun. Tapos, yun na. Mahabang story. Naging kami na. Ay, yung pagpunta sa States, sabi ko, kung hindi ko masasama yung pamilya ko, hindi will and Lord to. Na, ayan, pumasang ako sa interview. Pero if there won't be any chances for me to take my family to United States, I would just stay at, sa Philippines. I'm happy being with my family. Pero yun nga, may provisions na ganun. So the Lord facilitated everything. Like it was just like I was just interviewed right away. Then afterwards, parang 3 months lang, ang bilis-bilis. Nakapunta na ako kagad ng States. Lahat ng inayos ng Lord. So, guidance talaga ng Holy Spirit sa buhay para hindi ka magkamali. Dito kami nakatingin sa TV kasi nandun kayo eh. So, mas malaki kasi. Hindi kami nanonood ng TV. Kumbaga, doon lang kami nakatingin kasi yung screen naka-project. Para mas madaling makita. Mas malaki yung mga mukha ninyo at saka yung mga letters. Kasi baka akala nyo nakaganon kami. Nakaganon talaga na tinitingnan namin yung TV. Anyway, how about you, Pastor Tim? Sino Holy Spirit sa'yo? Ano Holy Spirit? Holy Spirit ba? Nagsabing pumunta ka sa amin. Pinag-pray ko talaga yan. Grabe. Amen. Kasi, yung Holy Spirit, parang si
sa inyo ni Itamini, ano, siya rin yung nagsabi na si Conrad ang mamahalin ko na. Nah, Valentine's. Valentine's na. Pumapag-ibig. Kasi, I mean, alam naman ni Conrad, yun, masungit yan eh, dati. Actually, grabe. Pero, nung nag-pray ako ng love, nung single pa ako eh, nag-pray ako kay Lord. Lord, I pray for love, sabi kong ganun. For my birthday. Next, Valentine's talaga. Oo, tapos kinabukasan. Kailan birthday mo? August 10. August 10. Tapos August 11 ko na-meet si Conrad. Wow! Ang bilis ng sagot naman. Ang bilis ng sagot ng Diyos sa akin. Ang lakas mo naman sa Holy Spirit. Eh kasi, tagal ko na pinagpa-pray eh. So, and I was, what, 30-something years old na ako eh. 35. Nape-pressure ka na. Nape-pressure speaking po. Tapos, ano, nung na-meet ko siya, marami pa siyang mga babae na humahabol talaga sa kanya. Nuts! Oo. So, na-meet ko siya sa, ano eh, sa birthday party. So, tapos may mga babae doon na, yun, humahabol sa kanya, ganun-ganun. Tapos, ayun, di nagkakilala kami. Tapos, nag-exchange ng numbers, ganun-ganun. Dumagdag pa ako sa babae niya. Joke. Tapos, ano, since masungit nga siya, no, like, lagi kami nag-aaway. Mm. Tapos, there was this one time na parang ayoko na, sabi ko kay Lord, ayoko na. Na-stress ka. Oo, na-stress ako. Tapos, umalis na ako ng ano, like, hindi ko na dapat siya kikitain anymore, parang ganun. I've decided na, Lord, ayoko na talaga kasi lagi kami nag-aaway. Tapos, pinaalala sa akin ng Diyos, no, yung prayer ko na, di ba sabi mo, di ba gusto mo ng love? Siya ang binigay ko sa'yo, siya ang mahalin mo. Yun ang sabi sa akin. So, balik ako na mo, balik ako. Umiiyak pa ako nung bumalik ako. Ganda ng mata ni Conrad, ah. Nandiyan si Conrad. After that, ano, kahit awayin niya ako, okay lang. Basta, sabi ng Diyos sa akin, mahalin ko siya. Siya yung minahal ko. So, mag-boyfriend pa kayo, di ba, no? Nung nakilala ko kayo. Oo. Di ba, munti ka nang hindi kami magkatuluyan kasi nga, alis na dapat ako. Pero, God is good, you know. At saka, para sa akin, talagang yung Holy Spirit is helping me. Talagang helper siya talaga para sa akin. So, pagdating sa mga exhortation, mga ganun. So tinatanong ko siya palagi, anong gusto mong iparating sa mga ano, sa mga sa church or sa mga tao mo, parang ganun. So he always tells me kung anong topic. And then pag minsan nakikipag-argue pa ako, ha? Itong topic na to mas matagal na itong mga Kristiyano kaysa sa akin. Alam na nila to. Parang ganun. Nakikipag-ano pa ako. Kasi parang, pero yung pala, buti lang, like, you know, nakikinig din ako kung ano yung topic na binibigay niya. And then yung pala kasi, yun yung kailangan marinig ng mga tao. Like, parang yung sa prayer and fasting, pagka nagagawa ko ng exhortation. So, ayun. Good. So, lagi niya ako tinutunan. Kaya ako, bibihira ako mag-series pag Sunday eh. Kasi for me, Sunday is more of preaching, evangelism, more of, alam mo yun, letting the people know that God loves them. Ano yun, promoting hope, love, no, faith. It's more of parang the lifting up the name of Jesus. The problem is, kasi nung araw naman, hindi uso ang ano eh. Ngayon lang nauso yan yung mga series pag Sunday. Papansin mo lahat ng churches ngayon naka-series, di ba? And nagsi-series din naman ako paminsan-minsan, pero hindi ako masyado sa series kasi yung the way I preach, minsan naghihintay pa ako sa Holy Spirit kahit nga the night before eh. Ano, I cannot hindi ko na maalala na ilang beses akong pinapalitan ng Diyos yung pipreach ko.
Alam mo yun, nasimula mo na ng Tuesday. Kaya sulat mo na. Pagdating ng Friday, Saturday, pinapapalitan. Diba? So, kumbaga, pagka pinilit ko yon, holy pilit na yon. Kasi ito na yung ano ko, nagawa ko eh. Kumbaga, hindi. Kumbaga, you need to listen. Diba? Kasi nga, when you pray, teach me what to say and not to say. Eh, sinasabi na nga ng Holy Spirit na you talk about this. Kasi, ang Holy Spirit, nagmi-minister siya sa listener. Hindi naman ikaw eh. Messenger ka lang eh. Kaya pag pinapalitan sa'yo, kailangan palitan mo. Pag sinabi niyang stay, stay. Kasi siya yung nagme-message doon sa mga tao. So, kaya ako, ginagawa ko, yung series, ginagawa ko Wednesday o kaya Life Group. Kasi doon, nakapagpalitan ng diskusyon. Unlike kasi ng preaching, ikaw lang magsasalita eh. So, you need to be open sa leading ng Holy Spirit. Sabi dito sa Articles of Faith natin, we believe, no, as a church, as a denomination, sa Holy Spirit. Not everyone, not all religion, specifically Christian organizations, naniniwala sa Holy Spirit. Sige nga, magbigay kayo ng mga example ng mga religion, na Christian religion, na hindi naniniwala sa Holy Spirit. Meron kayong alam? Meron kayong natatandaan? Alin po yun? Yung nag-speak in tongues? Yung ba yun? Hindi, naniniwala sila. Pag nag-speak in tongues, naniniwala sila sa Holy Spirit. What I mean is, limbawa, for example, yung mga oneness na tinatawag, hindi ba, God ba sila? God? God the Father lang ang pinaniniwalaan nila. Ama sa langit lang. Meron naman naniniwala kay Jesus Christ lang. Di ba? Meron naman ang paniniwala nila Virgin Mary lang or Saint lang or whatever. No? Kumbaga, walang Holy Spirit. Papansin nyo, sa Triune God, sa Trinity, ito yung pinaka parang lumalabas, no, which is hindi naman. Pero ako sa thinking ko growing up, I thought lesser God ang Holy Spirit. Kayo, ano sa palagay niyo? Naisip niyo ba 'yon? Na-experience niyo ba 'yon? Kumbaga, sumagi ba sa isip niyo na pinakamalakas si God the Father, sumunod si Jesus, tapos pangatlo lang si Holy Spirit. Naisip niyo? Na-experience yun. Opo. Diba? Yung una, ganun ang pagkaintindi ko. Yep. Pero, lumalabas sa Biblia, sinasabi, hindi totoo yun. Diba? So, yung third person of the Triune Godhead, no, equal doon sa God the Father and God the Son. Pag sinabing equal, parehas yan. Okay? Sabi nga natin, isang Diyos, nag-manifest sa tatlo. Kumbaga, tatlo. Yeah, tatlo. Nag-manifest sa tatlo. Okay? Sabi dito sa statement natin, He's the ever-present and efficiently active in and with the Church of Christ. Ano ibig sabihin nun? Ever-present. Well, Jesus, no, was physically present during His time before He ascended to heaven. The Heavenly Father was evident, was physically present in a sense na naalala yung naglalakad pa sila sa garden. Diba? Tapos nawala pa nga. Sino yung nawala? Sino yung nawala? Alam, si Enoch. Si Enoch? Nawala sa garden. Sinama na ni Lord. Diba? Si tapos may instance na nag-uusap sila ni Adam at ni Eve sa garden. So physically, no, evident, no, makikita mo yung burning bush, naalala niyo yun, with Moses. Yeah. Diba? Kay Moses, yung namuti na yung mukha niya dahil sa glory ng Panginoon, di ba? Nakita niya ang Panginoon. So evident yung God the Father. Si Jesus naman sa New Testament, very evident. Actually, He was written in the history of man. Pero dito, sabi dito, ever present dito sa panahon natin, ano? Although present na siya noon, pero ngayon ito yung present sa atin. The church is being
led, counseled, advised, kumbaga, being guided by the Holy Spirit. Kagaya ng personal na experience niyo. And efficiently active in and with the church, with the Church of Christ. Pag sinabing efficiently active, naniniwala ba kayo na ang church hindi pwedeng maging efficient kapag walang Holy Spirit? Amen. Yes. May mga churches na nasa cruise control, may mga churches na alam mo yun, they do it for the ceremony, pero possible walang Holy Spirit. Do you agree with that? Yeah. Yes. There are churches na small, probably composed of 10 to 15 persons, but that could be a powerful church if the Holy Spirit is with them. Remember yung mga apostles nung pag-ascend ni Jesus sa heaven, and then nagkaroon sila ng mga meetings, yung mga life groups sila sa mga bahay. The Holy Spirit was with them. Pentecost? Yeah. Yung time ng Pentecost, di ba? Tsaka binigay talaga siya. Sabi ko, naalala niyo yung mga kwento sa Saudi Arabia, yung mga Pilipino doon? That meron din ng mga police na nanguhuli ng mga nag-gather ng mga Kristiyano. China. Ganun din sa China. What they do, I've heard a lot of stories na may mga pagkakataon na nandyan lang daw yung mga police or yung mga nanguhuli. And yet, they were worshiping out loud pero hindi sila naririnig. So hindi maganda yung simbahan nila, maaring nasa ilalim lang sila ng kuweba o ilalim ng silong, pero the Holy Spirit is with them. So ganun ka importante, no? If you are leading a church, it must be a Holy Spirit-led church, right? And that could be possibly na ma-initiate if we know how to pray. That's why isa sa pinaka-importante na ministry na pwede nating mabuo ay ang prayer ministry. Dahil a church, no, a church that is not praying is being run under a program ng isang senior pastor. It's like running a company or running a youth organization or Lions Club, alam mo yun, or homeowners association. But a church that is being led by the Holy Spirit, everything we do, we ask the Holy Spirit. That's the way how to do church, right? Do you agree with that? Sabi ito, convincing the world of sin. Ano masasabi niyo doon? Convincing the world of sin. Trabaho niya daw yun. Kumbinsihin ang mundo ng kanyang kasalanan, regenerating those who repent and believe. No, doon muna tayo sa convincing the world of sin. Ano sa palagay niyo ibig sabihin nun? Naniniwala mo? Sige, go ahead, Sister Lennon. Hindi po nag-iisip ako. Naniniwala ba kayo na ano, na maraming tao sa mundo nagkakasala pero hindi nila alam na nagkakasala sila? Kasi iba yung belief nila. Mm-hmm. Or dead ma, or maring callous na yung heart. Pero maraming tao sa mundo. In fact, madaming tao sa mundo na nagsasabi hindi nila kailangan tangkapin si Jesus kasi mabait naman sila. Which is true. Paanga mas mabait pa sa Kristiyano. Di ba? Madami kayong kakilala, I'm sure, mabait pa sa born again Christian eh. Pero hindi born again. Right? Mm-hmm. Yeah. So, trabaho ng Holy Spirit to convince the world of sin. Here's the thing. There was a point in time sa buhay nyo, kung naaalala nyo, bago nyo tanggapin si Jesus, akala mo okay ka, akala mo pupunta ka ng langit. Right? Akala mo walang problema. Pero until the Holy Spirit convince you na there's a problem and you need to ask for forgiveness. May experience ba yun?
Opo. Mm-hmm. Ikaw Sister Fe, na-experience, kailan ka na-born again, Sister Fe? Mga 1980s. Before na-born again ako, Pastor, active ako sa charismatic eh. Nang Catholic? Catholic, yeah. Tapos 80s yun. Nauna sa'yo si Brother Pen. Na-born again lang ako nung magpakasal ako sa husband ko. Okay, Brother. Ang born again talaga si Brother Ben. Yeah, family nila ang talagang Christian. Pamilya nila, pamilya. So, totoo mm-hmm. yung sa Acts, Sister Fe, no? Na ano pa, Sir? Sabi sa Acts, once you believe, no, the entire household will be saved. And look at your children. Mm-hmm. Pero, Pastor, nung magpakasal ako sa kanya, ang laking struggle ko kasi hindi ko maiwan ng Catholic faith. Yeah, oh. Kami kinasal. Kinasal kami sa church niya. Pero... UST ka pa dami... nagtatrabaho. Ano, Pastor? UST ka pa nagtatrabaho. Hindi, nasa pal na ako noon, Pastor. 84. Tapos, mga office mate ko, galit na galit sa akin. Kinundem ako kasi bakit daw ako nagpa-born again. Kaya pinilit ko rin ikasal kami sa Catholic. Kaya dalawa ikasal namin. Ganyan. Hanggang kaya may mga friends pa rin ako sa PAL. Hindi nila alam bakit pa sa nagpa-born again ako. Hindi nila matanggap. Kaya alam mo si Sir Fe, dapat intindihin natin yung mga tao na tinatawag na nandun sa transition period. Kasi minsan masyado tayong harsh. Ayaw mo kung mag-agree kayo sa akin na. Tayo mga Kristiyano, minsan masyado tayong harsh na, uy, ano ka ba? Bitawan mo na yung pagiging ganito mo, ganyan mo. Kilala mo na ang Panginoon, blah, blah, blah. Hindi, may transition period eh. We need to understand that. Alam yun, na kumbaga, tayo na nga rin nagsabi na hindi naman religion ang sasagip sa tao, kundi relationship. Diba? Yung relationship, nagtatransition. Somehow, ang isang tao na for how many years, 2 decades, 3 decades, na Katoliko, hindi naman nila basta-basta matatapon siyempre 'yon, 'di ba? Kumbaga, hayaan natin na ang Holy Spirit ang magpaliwanag. Kasi pag tayo ang push ng push, ang tendency lalayo pa 'yun eh, 'di ba? Kumbaga, kasi pinipilit ka natin, 'di ba? Pero kailan yung maluwag sa puso niyo na ano na saka Pastor nung ikasal ako, nung ipanganak ko si Faith, talagang struggle kasi gusto ko sa Catholic faith siya ibinyagan. Gusto naman ni Ben sa Christian. So, dedication. Talagang struggle sa akin yun. Pero, mm-hmm. yun, na-dedicate din si Faith. Ganyan. Siya pa rin nasunod. Din. Pero, si Sir Fe, kailan yung time na this is it? I'm listening to the Holy Spirit. At ako ay tatanggap na sa Panginoon talaga. Kumbaga talaga, totally tatalikuran ko na yung luma. Ito na yung bago ko. Kasi not because of Brother Ben, ha? Not because of Brother Ben. Kasi sabi nyo kanina, nag-struggle kayo, and then you just sumunod kayo kasi dahil si Brother Ben, mahal nyo, asawa nyo. Pero kailan yung tipong hindi na kayo pinipilit? Talagang bukas loob na. Kasi alam, Pastor, kailan... 1985 nung bumalik na siya sa Saudi, yung pastor niya talagang tinututukan ako every Sunday. Pero mahigpit siya mga yung Saudi. Oo, talaga mahigpit talaga sila pastor. Ako naman pagka mag-alis ng pastor niya, tatakbo na ako sa Catholic faith, sa simbahan. Ngayon nakukuluhan ako kasi dalawa yung simbahan ko eh. Kaya nag-pray na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, lead mo nga ako kung talagang gusto mong mag-born again, dito na ako sa born again at iwan ko na Catholic faith. Baguhin mo yung puso ko. Unti-unti, Pastor, nawala naman. Amen. Ayan. Pares tayo, Sister Fe. Naalala ko noon, nung naging Christian ako, college ako noon, magsisimba ako sa Christian church. Doon sa church ni Lamini, no? Sa San Juan. Tapos, nakoconvict ako. Although, hindi pa ako malalim. Hindi nga ako practicing na Catholic Although nako-convict ako kasi buong buhay ko, Catholic ako, feeling ko I'm betraying yung faith na kinamulatan ko. So ginagawa ko, sa hapon naman, 5 o'clock, magsisimba ako doon sa San Mateo, sa Nuestra Señora de Aranzas. So dalawang church ko, ako lang nakakaalam noon. Pareho tayo, Pastor, tumatakas. Pwedeng sabihin sa mga kaibigan kong Christians kasi sasabihin nila sa akin, uy, ano ka ba? Ganun, ganun. Alam mo yun. Hindi ko lang pwede sabihin sa mga friends ko na Catholic,
eh, member pa ako ng Marian Youth Movement doon. Eh, sabihin naman, ano ka ba? Nabuang again ka na. Di ba? Nag-born against ka na. Di ba? So, parehas. May dalawang struggle eh. I think you know, yung experience yon. Pero there was a time talaga that the Holy Spirit explained it to me. So, kailan yun? Yeah. Alam mo, hindi ko siya ma-pinpoint yung exactong month, date, or whatever. Pero, I'm sure there was a time na nag-stop na ako. Namili na ako. Sabi ko, this is it. Eto na, mm-hmm. Dito na ako sa... Ano na, manager ako nun sa McDonald's. Alala mo, nagda-live group tayo sa McDonald's. So yun, yung time na yun, medyo na... struggle na. Curioso na ako. Dalas ko na magbasa ng Bible. Mapahit na ako nun. Natidatid mo. Hindi pa. Crush mo lang ako nun. Crush pa lang. Tapos ano, alam mo eh, Holy Spirit na yung nagbabago sa'yo. Kaya, yeah, I know. Reminder to sa ating lahat, sa nakikinig o nanonood sa atin. Reminder to na tayo mga Kristiyano, huwag tayong maging holy pilit. Huwag mapilit pa. Huwag yung, oy, dapat ganito, yung nakadikta tayo palagi, nakadikta. Kasi tendency lalayo eh. Si Jesus ba, yung style niya, hindi naman eh, di ba? Kumbaga, kahit ako, pastor, sabihin ko sa'yo, eh, kung libre ka, sita ka na church ah. Hindi ako yung tipong mamimressure na pupuntaan kita, tututukan kita, tetexan kita, kukulitin kita. Tapos gagamitin ko yung at least mahiya ka sa akin para pumunta ka ng simbahan namin. No, hindi ko ginagamit yan. Ipapanalangin kita. At saka marami din naman Katoliko na talagang ang allegiance nila hindi naman sa rituals of Catholics. Mm-hmm. Ang talagang allegiance nila kay Jesus Christ, talagang may personal relationship. Yeah, saka wag tayong sasabihin natin na, oh, walang Katolikong masisave. Kasi malay naman natin kung meron silang personal relationship kay Jesus Christ. Yeah, at yeah. Saka talagang tinanggap nila ang Panginoon. Sino tayo? Kasi ako para sa akin, kahit kayo, hindi ko pwedeng sabihin na masisave kayo o hindi. Ang makakaalam yan, ikaw at ang Panginoon. Kasi relasyon yung dalawa yun eh. Hindi kita pwede lagyan ng label. Alam mo yon? Kasi nangyayari pag nilelabelan natin ng tao, kasi kahit Muslim na tipong last second ng buhay niya at tumanggap, hindi mo siya pwede lagyan ng label. Diba? Actually, yung mga Muslims ka, nakikilala nila ang Diyos no, sa pamagitan ng Holy Spirit sa dreams daw. Eh, miraculously, sila. No? Dreams. Ano, tatandaan niyo yung, ano, yung thief, di ba? Last ano na yun? Last 2 minutes. Kumbaga sa basketball. Oh, anong nangyari? Tinanggap niya si Kristo. O di na-save siya. Hindi natin pwedeng ano. Pastor, meron lang ako. May tatanong. Hagaya kagabi, di ba nabasa natin sa YouTube na matay si Brother Eli. Apo. Pero ang dami nagsasabi na mali ang mga preachings niya. Kaya napapaisip ako, ano nga kaya talaga, saan ba siya pupunta? Kasi nga, ang dami nagsasabi, mali ang preaching niya, hindi naman natin alam. Pamangkin ko, nasa kanya. Kailan lang pumasok sa kanya, sinishare ko, pero nalaman ko, nasa dating daan, dinala niya pa ako doon. Kaya sabi ko, kami napapaisip ako, paano kaya si Brother Eli? Sabantalan, pero hindi natin siya pwede husgahan, kasi hindi rin natin alam. Yeah. Una, pwede tayong mag-assess base doon sa ating pananampalataya, base doon sa ating napag-aralan, base doon sa Biblia. Pwede tayong mag-assess. Halimbawa, ang assessment natin, okay, mali yung teaching niya, okay, meron siyang anger pagka ano, okay, or whatever kung ano assessment natin. Mm-hmm. Then we can therefore conclude na pupunta siya ng langit. Hindi siya pupunta ng langit. But that would be a personal assessment of ours. Hindi siya valid. Kung talaga nasa langit siya o hindi, ang tanging sasagot niya ay ang Panginoon kasi siya yung nakikipagrelasyon sa Panginoon. Eh. Yeah. So, ang nakakaalam kung nasa langit siya o wala, ay Panginoon at saka siya. Kasi pagkapikit ng mata mo dito, pag gising mo, malamig, malamang nasa langit ka. Pagkapag freezer. Pulat ng mata mo, medyo mainit-init at napapasu-pasu ka, malamang nasa smoking area ka, ano. So, ganun eh. Pero alam nyo kung kailan natin malalaman? Kapag pumikit na rin ang ating mata. Kapag nakasalubong nyo siya dun, sigurado.
di ba? Mali ka ng daan. Hindi, alam nyo ha, sa totoo lang, halimbawa. Kasi nga, no? Diba, sabihin natin, halimbawa lang, for the sake of discussion, sabihin natin, mali yung mga tinuturo niya, halimbawa. Or maraming natisod, or maraming whatever. Madami naman nagsasabi, magaling daw siyang magturo, or whatever. Yeah. Pero, doon sa last day niya, no, he accepted Jesus sincerely as personal Lord and Savior. Who are we to judge? No, to judge, and who are we to say to God na, Lord naman, buong buhay niya, nagtuturo ng mali. Tapos nung last minute, tinanggap mo. Kasi naalala niya yung parable of the talents? Meron sa umaga, kinuha. O bayara kita, $10. Diba? Tanghali, kinuha. Hapon, kinuha. Tapos ang bayaran na, tagte-$10 sila. O sabi nung isa, bakit ganun? $10 ang pangako mo sa akin, maghapon ako nagtrabaho. O hindi naman, kumbaga, wala naman siya binabiolate. Yun naman ang usapan natin. $10, maghapon ka magtrabaho. Bakit yung tanghali kinuha mo, yung hapon kinuha mo, $10 din ang bayad? Bakit mo kine-question? Grace niya yun. Naintindihan natin. Yeah. Kumbaga, kasi halimbawa, buong buhay natin, nagpipreach tayo. Pumunta tayo ng langit. Pagdating doon, nakita mo si Brother Eli. Lord naman, buong buhay niya, nagpipreach na mali. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, kasi desisyon ng Panginoon yan eh. At saka siguro yung mga pagkakamali, it's between him and God na rin. Yeah. I mean yung consequences, I don't know. Mm-hmm. Saka yung sabihin natin, di ba naalala nyo na, hindi pa tayo Kristiyano na, mamatay ka na sana, pumunta ka sana ng impyerno. Di ba? Those are things that you will not wish even sa worst enemy mo. Ang tao, ang kaluluwa pumunta sa impyerno. Kasi that would be eternal damnation and eternal fire. Right? So, importante talaga na makinig tayo sa Holy Spirit. At saka sa totoo lang, magulat ka. Matagal ng Kristiyano, tapos pagdating mo sa langit, di umakita. That's possible. Mm-hmm. Diba? Na alam mo, nakikita mo sa simbahan linggo-linggo, alam mong Kristiyano, pero that's possible. Na pagdating mo sa langit, wala siya doon. Alam mo, pwede kasing he's just playing a life of pretension. Compromise. Diba? Or a life of nagko-compromise siya na Monday to Friday. We cannot judge eh. The point is, the Holy Spirit is telling us not to judge. Kasi it's between the person and God ang nakakaalam. At actually, malalaman mo yan kapag kadilat nga ng mata mo. Diba? Pag dilat mo naman gano'n, napawaw ka, yes. Pag dilat nga ng mata mo, na mainit-init, nako, delikado. Hindi mo pwede siya pinapit. Sabi dito, convincing the world of sin. So, kinonvince ka na. Ito yung word na regenerating. Ano ibig sabihin ba ng regenerating? Tumutubo. Starfish pag naputo lang kami. Yes, naalala ko yun sa science namin. Yung uod. Pagkahinati mo yung katawan, buhay pa rin, tapos sumahaba ulit. So yung isang uod, hatiin mo sa dalawa, magiging dalawang uod. Yung kabila, magkakaroon din ng ulo. Ang tawag daw sa process na yun, naalala ko yun ng elementary. Regeneration. Yan. So ibig sabihin, na nare-regenerate. No? Kung magre-repent ka at maniniwala ka sa Diyos, mare-regenerate ka sa Diyos. Kasi isa yan dati, ang Diyos at ang tao, isa. Nagmamahalan. No? In perfect unity, ang gusto ng Diyos, mabuhay ng eternal life. Ang gusto ng Diyos, pagpalain. Ang problema, nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng fallout. Yung Diyos, gumawa ng paraan para ma-regenerate sa pamamagitan ng blood ni Jesus Christ. Okay? The thing is, after mo tanggapin si Jesus, nandito ka pa sa lupa to keep you, no? To keep you na naka-regenerate sa Panginoon, you need the Holy Spirit. Do you agree with that? And yung sumunod na word, sanctifying believers. Ito papasok. Pag-aaralan natin ito, yung entire sanctification.
iintindihin natin mabuti ano ibig sabihin nito. Pero malaking factor dito ang Holy Spirit. Alam niyo yung naririnig niyo yun, ano, in Church of the Nazarene, we are into entire sanctification. Pero saka na natin pag-aaralan yan, part kasi yun ng Articles of Faith. Pero isang factor dito para ma-achieve mo yung entirely sanctified ka, kailangan mo na Holy Spirit. Kasi ang power to sanctify only comes from the Holy Spirit. So, hindi mo pwede kasi sabihin na, ah, mabait ako kasi ano, disciplined akong tao. Unless walang power ng Holy Spirit to sanctify, so you will still be doing things na hindi mo gusto. And guiding into all truth as it is. Eh, sinasabi ni Sister Faye, yung ginaguide siya sa mga katotohanan, ginaguide siya sa, alam niyo, sa decision making, sa pag-aasawa, pagbili ng bahay, pagbili ng kotse, sa paghahawak ng finances, sa pag-relasyon sa biyanan, pakikipagrelasyon sa kapitbahay. Tatapon ko ba yung basura sa kapitbahay o hindi? Kasi kanina, nilipad yung basura namin eh. Eh, ang layo na. Pumunta sa kapitbahay namin. Sabi ko, kaya naman, nakatamad ng kunin, ang layo na. Pero sabi sa akin na Holy Spirit, huy, basura mo yan. Kunin mo. Dinampot ko. Eh, simpleng bagay yun. Tsaka may tinatagi yung nakikwensya ng Holy Spirit kapag ano eh. Kapag hindi mo sinusunod eh. Have you ever felt that? Like yung, for example, alam mo may mali kang ginawa and you continue doing it. Parang may, actually, may physical ano sa heart mo na parang hindi ka makahinga, parang ay, hindi ka doing something wrong. Parang nagigilty. Oo, tsaka yung parang yung physical manifestation. Manifestation parang hindi ka makahinga, hindi ka makahinga, na, alam mo, there's something wrong na experience yan. Na wala kang peace. Alam mo yun, yung peace na you're doing something wrong and you're violating God's will. Ako, meron ako yan. Meron akong share dyan. Pag may temptation na mambabae, nakaka-experience ako ng shivering. Alam ko, ano yun eh. Alam ko, Holy Spirit yun eh. Alam mo yung shivering na para ka nilalagnat? Experience yun ba yun? Na para kang nilalagnat na nanginginig. Yun. Ay, parang guilty. Guilty ka in a sense na bukod doon, may physical manifestation na alam mo na kumbaga minamanifest na ng Holy Spirit sa'yo para hello, kung hindi mo pa ba naman maintindihan, tinatapik na kita, don't do it. Actually, ito kung meron ko naalala. I remember si Jeff dito sa Amerika. Nagising ako ng madaling araw. Nag-pray ako. Bigla na lang ako nag-pray. Yung pala, during that time, natapos na pala ng maling transaction si Jeff na ano ba ako siya sa pera, no? Oo. Oh, yun, ano mo yun? Talagang, ano siya yun? Bumili ka ng ano? Ay, na ano ko nun eh, na-scam ako. Na-scam siya ng $1,000. $1,000. Nag-pray ko siya. Tapos tama nga, sabi ko, there's something na kailangan ko pag-pray. Tapos tumawag nga siya sa akin. Pagkatawag niya sa akin, sinabi niya na-scam siya. Yeah. Ayun, kaya pala pinag-pray kita ka ako. Mm-hmm. Kayo, share kayo. Meron kayo experience, yung physical manifestation, experience ba yun na parang kinabahan ka ng gusto para nanikip yung dibdib mo or whatever? Pastor, example na lang sa opisina. Yung madalas na example ng mga pastors, yung mga little things, mga office supplies, di ba? Yeah. Dudukot ka ng petal pen o konting bond paper. Tapos pag-uwi ka na, talagang hindi mo siya maiuwi. Kasi talaga kinukunwi ka na, ayun lang ang 99 cents eh. Pwede ka naman dumaan, ba't kailangan dumukot kayo ganun? Conviction nga yun, sister. Tama ka dyan. Ay, yung mga ano, simpleng ano lang eh. Halimbawa nag-park ka sa ano, walang bayad. Yung mga ganun. Na-convict ka, hindi ka nagbayad. Mga ganun, simple lang. Yeah.
Eh, sa sinihan. Di ba, pag lumabas ka dito sa Amerika, libre yung ibang sine, pwede kang pumasok ulit doon eh. Mm-hmm. Kaya kung nukonvict ka na, walang gawin yan. Hindi ka nagbayad. Pinaghirapan nilang gawin yung pelikula nga. Tapos ikaw, lilibrein mo lang. O yung Paritan CDs, di ba? Yung mga ganun. Stephen! Tep! Happy birthday! Happy! Pag-hiking. Birthday to you! Thank you! Nagsasarap ng ice cream. May busita kayo. Happy birthday. Oh, it's tinext ko na doon sa ano, sa Sunday. Mag-sign language sa happy birthday. Ano pa yun? Happy birthday to you. Ano yung birthday ba? Basta, sa Sunday. Alalaan ko, may video akong tinignan eh. Napapaaral ako dito kay Stephen na sign language. Sabi kasi na Holy Spirit. Okay. So, medyo, malinaw na malinaw naman sa atin si Holy Spirit. As we end, tingin lang tayo ng ibang mga suggested verses na tingnan natin dito. Yan. Pakibasa, Sister Pepot. Alin, Pastor? Ayan po yung verse. Nakikita niyo ba? Hindi. Maliit. Wala, Pastor. Ako na lang babasa. Sabi dito, John 7:39. He said this about the Spirit, those who believed in Jesus were going to receive the Spirit, for the Spirit had not yet been given because Jesus has not yet been glorified. So ito na yung yung panahon na promise, no, na darating ang Holy Spirit, which is hanggang ngayon ay nagmi-minister pa rin sa atin, no? So, ano pinakamibig sabihin ng Jesus has not yet been glorified? Di pa siya nakaakit sa heaven? Oo, kasi di pa siya nag-a-ascend. Di pa siya tapos yung ministry niya. Oo. So, kumbaga, ayun. Tingnan naman natin dito sa John 14:15 to 18. No, another counselor promised, "If you love me, you will keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever." Diba? Tama yung pagka-ratify ni Sister Fe. Counselor eh. Sasabi na wag kang mag-uwi ng pan paper eh. Diba? To be with you forever, ha? Forever. Pag Kristiyano ka na, kasama mo siya palagi. He is the Spirit of Truth. So hindi siya nagsisinungaling, puro katotohanan yung ipapahayag niya sa iyo. The world is unable to receive him, ganda to, because it doesn't see him or know him. But you do know him because he remains with you and will be in you. So ang mundo daw hindi siya kilala, hindi siya nare-recognize kasi nga wala naman silang relasyon eh. Pero ikaw daw kilala mo siya at nananatili siya sa iyo. At siya ay sumasayo. No? Yun ang ibig sabihin. Diba? So, I remember, meron akong preaching about Holy Spirit. And itong preaching na to ay mga function, no, ng Holy Spirit sa buhay natin. Anyway, next Friday, pag-usapan naman natin ang number 4 Articles of Faith. Ayan, the Holy Scriptures, okay? So, Bible, pag-usapan natin. Bakit importante ang Bible? Bakit natin binabasa ang Bible? Eh, di ba gawa lang naman ng tao yan? Eh, mga ganun tanong. Assignment nyo, maghanap kayo ng mga kakaibang tanong. Yun lang. At saka, ipitahan natin yung iba na para matuto sila. Although yung iba hindi lang makapunta dahil meron silang trabaho, kaya natin nire-record to para mapanood nila at matuto rin naman sila. No. Mm-hmm. It's 9:17. Prayer request? Prayer request or anything na
na parang take hope nyo or take away or anything na bago nyo natutunan? Anything, kung ano yung gusto nyo sabihin for last words, no? Let's start with Sister Lenlen. Prayer request po yung ano, yung sa pamangkin ko, yung mayroon siyang cyst sa breast. Okay. Ayan. I-text mo si Sir Lenlen kay Pastor Christine sa may thread natin. Kahit doon sa core group. Nandun ka ba sa core group, si Sir Lenlen? Core group? Anong? Wala. Group. Ay, yung pag nagme-message kayo? Oo, sa Facebook. Sa Messenger, Pastor. Sa Messenger? Pag nagme-message kayo, natatanggap ko. Anong pangalan ng ano mo ng Facebook mo? Parang dalawa kasi, may Jackie, may Len, may Lenlen po. Lenlen, hindi 'yun Jackie M ba 'yun? Hindi 'yun. Ay, yung Jackwell. Ah. Yung po yung kasi po yung ginawa ko kasi doon sa ano ko yung sa tablet, kaso yung tablet ko nasira. Ah, so yun sa Lenlen, doon ko i-connect sa Lenlen. Apo. So cease no doon sa ano sa pamangkin mo. Nasaan to sa Pilipinas? Nasa Canada po. Ah, Canada. Oo. I-text mo na lang sa amin yung pangalan para maisama sa prayer list. Papa. Tapos pag may alam kayo na merong kahit sino ha, kahit hindi taga church, kahit taga church, hindi taga church, Nazarene o hindi, Kristiyano o hindi, atheist man, kahit sino, basta tao. Ibato nyo lang sa atin. No, yung prayer request at malugod nating ipapanalangin lahat sa. Kailangan po buo ang pangalan? Kahit na pangalan lang. Kahit na, kilala naman siya ng Diyos eh. All-knowing ang ating Panginoon. Okay, so sa core group, Pastor? Pa? Sa core group. Po? Yeah, sa core group. Pwede rin sa Friends of LA. Ako Pastor may prayer request, urgent prayer. Pa-pray natin. Mm-hmm. Ngayon. Mm-hmm. Yeah. Kasi may binibenta kami lupa sa Pampanga na finalize na, bayaran na next week. So sana maging smooth lahat ang bayaran. Mm-hmm. Ano ba? Ilang milyong hektarya ba yan? Nasa 2 point something, Pastor eh. 2 point ano? Sa Pampanga, o. Sa Pampanga po? Sa Minalin po. San Fernando, Minalin. Oo. Oh. So may buyer na. May ano na kumpleto na Pastor. Meron na kami magbabayaran na I think Monday Tuesday. Na sana maging smooth lahat sa bank. Apat kasi kami magkakapatid na maghahati doon. Okay. Yeah. Na yung sige, manager check na bibigay sa amin eh okay ang ano. Ako naman mag-lead ng panalangin, papanalangin ko 'yan. So, yeah. How about you Sister Minnie? Take away ko the Holy Spirit will not move if you will not allow Him to move. Mm-hmm. Amen. Very gentle ang Holy Spirit. Amen, amen. How about you, Sister Teen? Pastor Teen? Makinig lang po sa Holy Spirit ko ano po yung leading niya. Mm-hmm. Yeah. Para amen. Sa akin, ano eh, like okay lang naman na magtanong. Pero kung magtatanong ka, make sure na mag-obey. Parang ganun. Mm-hmm. So pag sinabi niya, make sure just obey. Yeah. Alala ko lang yung joke. Pwede po ba magtanong? Eh, sumagot. Ano yun? Ayun na po yung tanong ko. Tanong niya, pwede po ba magtanong? Yun yung tanong niya. De, tama yung sinabi ni Pastor Tina ano, na nagtanong ka, dapat sumunod ka. Di ba? Kumbaga, yun yung, kasi meron kang ano eh, pag nagtatanong kasi ang tao, may uhaw na yan, may gutom. Pag sinasatisfy ng Holy Spirit, no, eh, ang response natin dapat obedient. Di ba? Kasi totoo po, tumasagot talaga siya. Oo. Kasi minsan, di ba, sabihin sa inan, lasenggo. O, ano, paano ba ako, ano, hindi na ako magiging lasenggo? Sasabihin mo, o, madali lang yan. Huwag ka nang uminom. Sasabihin ng lasenggo, sige, bukas kasi simulan ko na bukas yan. Iinom muna ako ngayon. Di ba? So,
Kumbaga, ganun din ako. Misang ganun din tayo sa Holy Spirit eh. Sabihin na Holy Spirit, oh, huwag mo nang gawin yan. Makakasama sa yan, sa pamilya mo, ganun. Eh, tayo naman, marunong pa tayo minsan. Eh, kaya napapahamak tayo sa buhay. Tama yun, I agree with that. Okay, manalangin tayo. Bukas, pag available kayo, meron tayong konting salo-salo, sama-sama, sa ating opisina, at tayo maglilinis. Alam mo na, may handaan eh. Pagkain si Sister Girlie daw ng Jollibee. Jollibee ang lunch. Jollibee ang lunch. Okay. Bakit maglilinis po? Di ba naglinis na dati? Oo, kasi... Nagdagdaga na naman, Sister Lenlen. Kasi yung mga gamit natin doon, eh, tatapon na natin, pamimigay na natin. Oo, yung mga gusto nyong gamit doon, kunin nyo, benta, tapon, or whatever. Kasi gusto natin palawag. Kasi gusto natin... Yeah, pagka makabalik tayo ng Wednesday, doon na tayo mag-Wednesday service kung 10 lang tayo, di ba? Eh, kasya na tayo doon, mag-boodle fight. At saka pag Sunday naman, may inuupuan tayo. Minsan naisip ko nga, maglagay na lang na upuan doon sa harapan. Sa may... Kasi di ba, pag minsan medyo umuupo pa yung mga tao. So anyway, pagkatapos na ng COVID, basta maklear muna natin yung office, saka ma-put up yung mga signages. So yun. Manalangin. Pero Pastor, yung daan papunta sa CR sa first floor, hindi natin pwedeng buksan yun. Kahit yung CR, ang hirap umakyat sa taas naman. Kasi isa ang... Ka nag-iisa ka na. Ang sistema kasi noon, sinarado nila yon dahil yung protocol ng gobyerno na pag sinanitize na nila yon ng weekend, ready na ng Monday. So kapag pumasok tayo doon, kaya yung pinto natin doon sa may hallway, sasarado na yun eh. Kapag pumasok tayo doon, mako-compromise sila, isa-sanitize na naman nila ng Monday. So ang tendency, tayo na magbabayad ng magsasanitize noon. May retail na mga. So ang kaya mahirap sa atin 'yon, yung iikot ka pa para, 'di ba? Mahirap 'yon, pero saka, pag nag-iisa ka, ayaw, yeah, ayaw mo naman umakyat pag nag-iisa ka. Tapos yung nga sa taas, may malapit nga, para naman sa mga elders natin, medyo mahirap. Mm-hmm. Yeah. Magtayo tayo ng portable toilet. Malamig pa naman. Ganon. Kunting tis-tis. I know. So sige, manalangin tayo. Let's bow our heads and close our eyes, and let's listen to God's voice. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this Friday evening, and as we get together as a church, as a family, thank you, Lord God, for reminding us for the importance, the significance, Lord, ng helper, counselor, advisor, in guidance namin, Panginoon. It all comes from the Holy Spirit. Thank you, Lord God, for the Holy Spirit is an equal God with the other two gods, Lord God, the God the Father, God the Son, a triune God, Lord God, all aiming to love us, to help us, to guide us. Thank you, Lord God, for tonight. Thank you for these people, Lord God. We pray for Sister Fe, Lord. Meron silang deal, Panginoon, and we pray that be upon them, Lord. Give them, yes, wisdom at walang, yes, mangyari problema sa mga, yes, papers. Maging smooth ang lahat. Kayo po ang mag-facilitate, mm-hmm, Panginoon. Give wisdom sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang mga kapatid, Panginoon, and everything will be okay, Lord, yes, God, Lord. As you intend it to be, Lord God, and we entrust to you that, Lord God. We pray for Tita Fe, Lord God, sa kanyang eye surgery. We pray, Lord God, that you always keep her safe. We remember her in prayer. We miss her, Lord God, tonight. We pray for Sister Lenlen. Thank you for the new job. Thank you, Lord God, for all the challenges. Thank you, Lord God, for the opportunity for us to minister sa mga kapwa namin Pilipino na kinapos po at wala pong papel hanggang ngayon, at makakatulong yung opisina ni Sister Lenlen na magbigay, yes, ng mga consultation. Gamitin niyo po yung kanilang office firm. Pagpalain niyo po. Bigyan niyo po ng maraming kliyente. At pagpalain niyo rin Sister Lenlen doon na maging ilaw at asin. We pray for Pastor Teen
and Brother Conrad and Sister Erza, na as they start our God sa amin, Panginoon, we're so glad kasama namin sila, Panginoon, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanila sa adjustment period nila, Panginoon. Yes. May mag-warm up sila sa mga kasama namin sa flock and magkaroon sila ng magandang relationship. Give them wisdom as they nurture the relationship with you and with other brothers and sisters. Use them mightily, Lord God, for your glory, Lord God. We pray for Saturday as we clean the church, the office, Lord God. Help us. We pray, Lord God, for the coming Sunday, the renewal of vows, for your message, Lord God, for all married people. We pray also, Lord God, for your message on the third Sunday and the fourth Sunday, Lord God, that to be delivered by our female preachers, Lord God, in their perspective. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Pastor, I'll pray for you. Ah, sige po. Okay. Father God, we lift up to you, Pastor Jeff and Sister Millie and the children also, oh Lord. We pray, oh Lord, for your provision for them. Cover them with your most precious blood. I also really lift up to you, Pastor Jeff, as he always, as he shepherds our church. We know, Lord, na marami po kayong plano para sa pamilya ito. Kaya po din nila niyo po siya sa amin, oh Lord. Naniniwala po kami, Lord, na mapapabuti po ang church namin. Lalago po ito, Lord, sa pamamagitan nila Pastor Jeff, nila Sister Mimi, nila Pastor Christine, oh Lord, Pastor Bert. Thank you, Lord, for all our pastors. Thank you, Lord, for taking care of our church, for making it big, oh Lord. You know, Lord, for people will be joining us pagtapos po ng pandemya, oh Lord. Marami rin po, Lord, sumasama sa amin sa mga online activities. Thank you, Lord, for all these activities, oh Lord. Bless our church. Bless all our members. Bless all our boards, oh Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Okie dokie. Maraming salamat. Okay, see you tomorrow. Have a good evening. Brother Cons. Okay, bye-bye. Conrad. Thank you, Pastor Tin. God bless you. Parang pagod na pagod si Conrad, ha? Tulog na yata si Father Conrad eh. Yung mata o namubugto na. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Yes, bye-bye. Baka po yan.